Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the build program of the previous administration of President Duterte. Yung katanungan ko po regarding po sa activity ngayon, ito po ay part ng regular program ng OVP. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request ng burial assistance. And then meron din kaming Magnegosyo Taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So meron tayong ceremonial turnover ngayong hapon. Yung check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question, Ms. Madeline, 93.7. Ms. Madeline. I have a question, VP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief efforts po for OBP na take an update, an OBP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalized na disaster operations center, no? So, ongoing ang kanilang coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office, kasi ito yung areas na affected ng bagyong Christine, Pepito, and Marcy. Yung tatlong bagyo. So habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP ma'am, unsay reaksyon ni mo ma'am nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom ang mga Duterte family, dagay mga bagyo musulod. Pero if ever kung di ka hisgutan, why bagyo nga musulod sa atong nasod? Unsay imong reaksyon na na BP? Dili ginako na siya matubag, no? Kay dili ta maka-predict sa weather, pero Yung sworn of affidavits mo raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mababatas? Well, sabi nila, insufficient daw, and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-aksayang gumawa pa ng affidavit. So, padayin lang sila sa ilahang gibati. O padayin lang po ng bagyo sa ilahang, ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang, BP and I, atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no, sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilahang ayaw attend. Ang ako agyong permi ginasulti sa ilaha, kinahanglan mag-desisyon mo, kinahanglan pahibaloon mi sa inyong desisyon para kibaloon mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question. Sir Alex, PNA. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed, no, kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP satellite offices. As I said, sir, no, dili na pong mutubag sa ilaha. Kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young wounds din ha sa ato ang House of Representatives. Next question, Marlo? Klaro ba to? Wounds. Marlo, di bukan. Ma'am, reaction mo lang ma'am sa ongoing na
investigation regarding si drug noir at saka extrajudicial killing. Ah, yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan na ko sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao kung mo-attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kahibalon mi kung unsa mo ang matabang sa tao nga mo-attend or sa tao nga dili mo ma-attend. Ma'am, there's a phone-in question from the OVT Media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF Secretary Mary Grace Piantos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAW, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, yeah. Deputy Speaker David Sparks claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President and hindi lang Caraga ang merong activities sa in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao. Barm. And then sorry, for Barm, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary. Pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred. Let's go next time. Vice, latest from me po ng SW, nag-tie kayo ni Senator Torpo at yung iba is kulila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandim ang Senator Torpo in reaction po ito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa mag-ugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election dahil napakaraming nangyayari araw-araw. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy, assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027. Yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn. Magic FM. BP, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawala sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to na ako, no? Wala yung kibalo exactly kung pilag yun ang mawalaan ng trabaho. But definitely kung doon ay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, doon ay mga mawalaan ng trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP Media. Comment reaction on the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. Oh, I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely, sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Radyo Servicio. Yes, BP, sayang kayo nasugdan sa imong
Papa na si Tatay Digong, katong project na to, Mindanao Railway, mo na to'y paglaon sa taga Mindanao nga muuswag ang gulambo ang Mindanao, pero gipahunong karon sa kasamtang administrasyon. Ano sa inyo po, Mindanao? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part, no, na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build big ticket projects. Sir Ray Bomborajo. Good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Ah, okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mga payapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay. Ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradisyon ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay naman namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag og ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform, and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao. Lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan na ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to develop to implement peace and development instead of dole outs. Isa pa po sa ako ang kuan niyaning mga ayuda kay Murabasyag kana ganing insulto sa kawadon sa taong murabag wala mangka o 5,000 ray imuha o manata muraging ana ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya o dole out. Paano pa ba sa nakita ba nimo ato na pahigayon nga mahatag ang pundo ng pangayo rin na sa Senate? Ihatag na namo na no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon mahitungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amua lang kung unsay ihatag mo yamong dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Next question, Saibi. Yes, sir. VP, good afternoon. Grabe pa kainit, anong lugar? Iyon sa natuang air. Well, man, sir, Ralph. I think, matay taan. Saglit lang. Yes, saglit lang po, ma'am, ha?
on na po natin yung aircon. Cool down. Okay. Wala na. Grabe. Yes, ma'am. Yes. Pipi, regarding ba sa imuhang ingon ka ganina, I decided to mag-aturan sa election for presidential election. But then, na ko yung survey, Pipi, nga ikaw mag-inamunas for presidential survey. So, unsa ba imuhang assurance po sa mga appeal sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko dunay konsultasyon nga mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nag-aawhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So apilo na ko sila pag mugna sa akong desisyon. Follow-up question, Pipi. Sa kadaghan sa mga karaganong magun everyday nga nagapangayo sa servisyo, especially din ni medical assistance, Pipi, how you can assure na makatagan sila tanong assistance, especially ka mga medical assistance there is a car revision? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget na amo agyud nang ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo gyud ni ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, ginainglan gyud nako ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Last two questions. Our region. Junjing, yes. In the DP. Yes, sir. Good afternoon. Vice, na ko kayong kalta sa ato budget, no? Or next year. What will happen sa ato mga office of the Vice President, regional office, Vice, possibly bang magkasira? Wala pa mang good me nakakita, sir, sa amo agyong tinuod nga budget para sa 2025. Kaya wala pa man napirmahan ang atong General Appropriations Act. Dito sa balaod, dito ginato makita kung unsa gyud ang final na budget sa amo ang opisina. Once makita nato to, mahibalot ta kung unsa ang ato ang mga buhaton, unsang mga programa o proyekto atong pagamyon, unsa ang ato ang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado, nagahulat ta sa GAA nga ginatawag nato ang appropriations budget nato. Alam lang, Vice, regarding aning kritiko ng mga congressman nga gadoptikid na kuno ang Office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, oo. Oh. Dito manggod sa ako ang pagsugod, no, sa ako ang termino, isip pa Vice President, doon na magkukuy o nga gi buhat, no? Dito sa oath, kung makita ninyo, ay execute and implement laws and na ako sa executive department, kauban ako ang ato ang Pangulo. So, but pasabot, nakabutang po dito na I will protect and defend the Constitution. But pasabot, tanan itong mga nakabutang dito sa Constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno, mauto siya ang ako ang gi-oath. Dili siya nato masulting duplication tungod kay ang isa ka ahensya sa gobyerno, kung dunay muduol nga tao nga nanginahanglan, dili siya pwede mingon o dili kumutabang sa imo, ha. So ang mga tao naanad naman silang, no, nga dunay medical and burial assistance ang Office of the Vice President, kay dili lang man karon nagsugod man na siya sa termino ni Vice President Noli De Castro. Siya gyud ang nagsunod, nag-una ana pagkumangi padayon siya sa mga lain pang nisunod na Vice President. So kibalo na ang mga tao nga dunay ing ana. Therefore, pag muduol sila sa amua, dili pwede musulti ang gobyerno na, uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kinabuhi, ikaw na bahala sa imong pasyente. Dili siya pwede ingana. So, doon ako'y oath na undertake. Nandito sa ako ang oath, nagtanan nga naa sa Constitution nato, kinahanglan gampanan sa isa ka Vice President. Final therefore, question.
Sorry. Therefore, dili ko pwede mo dili sa mga tao nga nangayo og tabang. Sir, singit lang po. Regarding po sa katatapos lang na turnover ceremony, ano po ang iilan sa mga batayan para ma-qualify as beneficiary ng mag-negosyo tayo? Ay, yes, ma'am. Doon na tayo guidelines, ma'am, para mag-apply ang ato ang mga associations, ato ang mga cooperatives, and even individuals, no, pwede mag-apply sa mag-negosyo taday. Mag-anhi lang sila sa ato ang satellite office, kung taga dinhi sila sa Caraga or Northern Mindanao, dinhi sa Butuan City. Tapos, kuhaon nila itong mga requirements na ito para mag-apply sa grant, financial grant, and i-process na naman siya. Final question, Sir Ting. Okay, ma'am, what is your biggest, current, the biggest challenge karon as Chief Vice President sa Pilipinas? Oo, actually, ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President kay kung makita ninyo, luigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa paghukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilang trabaho, na-appeal ang ilang pangalan. And maluoy ko tungod kay, as I said, ako, politiko man ko, mga politiko, gubaon mag-inaimuhang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahan kakompetensya sa politika. Pero kanimang kung mga kauban na po sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili po sila mga political officers, naanad lang yun ni sila nga magtrabaho. Mao man gyud na ang amuang delineation din ha sa opisina. Ako ang politiko, sila ang magtrabaho sa panggobyerno. That is the reason also nga no, bawal gyud ang mamulitika diri sa amuang mga satellite offices and even sa amuang central office because there's a standing order na ako lang ang politician, silang tanan, serbisyo lang ang ilahang buhaton. So, mauna siya ako ang biggest challenge karon kay pirmi ko maghuna-huna, paunsa ko makatabang sa ilaha, and pirmi ko maghuna-huna nga maluoy ko sa ilaha nga nadaot ang ilahang pangalan ug ang ilahang reputasyon niya. Dili ba ya basta-basta nang ingana, no, kay tungod ang tao ba yan, no, wala kay bahandi, wala kay laing kana ganing treasure kundi ang imuhang pagkatawag, ang imuhang pangalan. Mabisag sige ka na una, ma'am, pero unsa may sikreto sa Vice President ka naman, buha pa magigihapon kayo. Basta, termina ko na siya, ginasulti, sir, no? Sa tanan, kung asa man ko mo abot, ginasulti, ginako na basta Pilipina, guwapa gyud na. Tungod kay ang atuang nasod, nakaproduce ta og upat ka buok Miss Universe. Yeah. Sa Miss Universe lang na ha, doon na pailaing mga competition nga doon na po tayo mga nidaog. So, walay question sa world-renowned beauty of a Filipina. Ma'am, lastly, ma'am, imo Christmas greetings, ma'am, for Karagarijo. Yes, oo. Naghinaot ko nga malipayon ang celebration sa Pasko sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Caraga o sa Northern Mindanao. Bahala na dili garbo, bahala na dili dako, bahala na dili mahal, mahalon ang ato ang mga regalo. Ang importante na lipay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi tungod sa atong kamaayo sa ila. Thank you. Regarding po sa activity ngayon, ito po ay part ng regular program ng movie. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request ng burial assistance. And then meron din kaming mag-negosyo taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So meron tayong ceremonial turnover ngayong hapon. Yung check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question, Ms. Madeline, 93.7. Ms. Madeline. I have a question, VP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief efforts po for OBP. Na-take an update, ana VP. Yes, ma'am. Ang
ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalized na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanilang coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office, kasi ito yung areas na affected ng bagyong Christine, Pepito, and dalawa Marcy. Marcy. Yung tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP, ma'am, unsay reaksyon ni mo, ma'am, nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom ang mga Duterte family, dagay mga bagyo musulod. Pero if ever kung di ka hisgutan, why bagyo nga musulod sa itong nasod? Unsay mong reaksyon na na, BP? Dili ginako na siya matubag, no? Kay dili ta maka-predict sa weather, pero Ando dito na lang, sir. Okay. Next questions. Sir Louis Oranda, Jimmy Sting. Thank you. Yes, BP Inday, magandang hapon po. Sandali pa lang po ang katalungan dito. Sabi ng mga, sabi sa House leadership, yung sworn of affidavits mo raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mababatas? Well, sabi nila, insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-asayang gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang gibati. O padayon lang po ng bagyo sa ilahang, ang bagyo sa pag-agi din sa ito. Wala po lang, BP Inday, atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no, sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong permit ginasulti sa ilaha, kinahanglan mag-desisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question. Sir Alex, Pini. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed, no, kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP satellite offices. As I said, sir, no, dili na kong mutubag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young boons din ha sa ato ang House of Representatives. Next question, Marlo? Klaro ba to? Boons. Marlo, tibugan. Marlo, tibugan. Ma'am, reaction mo lang ma'am sa ongoing na investigation regarding si Regarding sa Dragon Noir at saka extrajudicial killing. Yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President. Kung kinsa man itong mga ginapatawag, ginaingnan ako sila nga ilahan ng desisyon, personal na na desisyon dapat sa tao, kung mo-attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kahibalon mi kung unsa mo ang matabang sa tao nga mo-attend or sa tao nga dili mo ma-attend. Ma'am, there's a phone-in question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF Secretary Mary Grace Piantos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya
sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President and hindi lang Caraga ang merong activities sa in relation to the anniversary, no? In fact, sa susunod na araw, nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then, sorry, for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary. Pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, please go ahead. Vice, latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Senator Tolpo at yung iba is kulila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election, magtandim ang Senator Tolpo? Any reaction po ito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy, assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027. Yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn. Magic FM. VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawala sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to na ako, no? Wala yung kibalo exactly kung pilag yun ang mawalaan ng trabaho. But definitely, kung doon ay budget cut and ma-appeal tong portion dito, nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, doon ay mga mawalaan o trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely, sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Radyo Servicio. Yes, BP, sayang kayo ang nasugdan sa imong papa na si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na to'y paglaon sa taga Mindanao na muuswag ang gulambo ang Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtang administrasyon. Ano sa imong Mindanao? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part, no, na mga obligations. Meron pa mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong yan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build big ticket projects. Sir Ray, Bombo Radyo.
Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Ah, okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay. Ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradition ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay naman namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag o ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform, and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao. Lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan na ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to implement peace and development instead of dole outs. Isa pa po sa ako ang kuan niyaning mga ayuda kay Mura Basyag kana ganing insulto sa kawadon sa taong murabag wala mangka o 5,000 ray muha humanata muragi nga na ba nga, sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya o dole out. Paano pa ba sa nakita ba nimo adto na pahigayon nga mahatag ang pundo ng pangayo rin na sa Senate Gihatag na namo na no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon mahitungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amua lang kung unsay ihatag mo yamong dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Last question, Ivy. Yes, sir. VP, good afternoon. Grabe ba kainit ang lugar? Iyon sa natong air. Sir, I think matay taan. Sagit lang. Yes, sagit lang po, ma'am, ha? On na po natin yung air. Cool down. Okay. Wala na. Grabe. Yes, ma'am. Yes. Pipi, regarding ba sa imuhang ingon kaganina, I decided to mag-aturan sa election for presidential election. But then, nanapag may survey, Pipi, nga ikaw mag-inamunas for presidential survey. So, unsa ba imuhang assurance po sa mga kini ang hat sa imuha karong BP to run for president for the next election. Appeal sila, ma'am? Yes. Appeal sila sa ako ang pag siguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko dunay konsultasyon nga mahitabo especially sa mga parallel groups. Mga ordinary citizens nga nag-aawhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So, apilo na ko sila
pagmugna sa akong desisyon. Follow-up question, VP. Sa kadaghan sa mga karagatan magod everyday na nagapangayong servisyo, especially din ni medical assistance, VP, how you can assure na makatagal sila tanong ng assistance, especially katong mga medical assistance, there is a car arrangement? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget, amo agyud nang ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo gyud niya ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, ginainglan gyud nako ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Last two questions. Our agent. Junjik, yes. In the DP. Yes, sir. Good afternoon. Vice, dako kayong kalta sa ato budget, no? Or next year. What will happen sa ato mga Office of the Vice President, Regional Office Vice, possibly bang makasira? Wala pa mang good me nakakita, sir, sa amuag yung tinuod nga budget para sa 2025. Kaya wala pa man napirmahan ng atong General Appropriations Act. Dito sa balaod, dito ginato makita kung unsa gyud ang final na budget sa amuang opisina. Once makita nato to, mahibalot kung unsa ang ato ang mga buhaton, unsang mga programa o proyekto atong pagamyon, unsa ang ato ang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado, nagahulat ta sa GAA nga ginatawag nato ang appropriations budget nato. Alam lang, Vice, regarding aning kritiko ng mga congressman nga gadutikid na kuno ang Office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, oo. Oh. Dito manggod sa ako ang pagsugod, no, sa ako ang termino, isip, Vice President, doon na magugoy o nga gi buhat, no? Dito sa oath, kung makita ninyo, ay execute and implement laws and naako sa executive department, kauban ako ang ato ang Pangulo. So, but pasabot, nakabutang po dito na I will protect and defend the Constitution. But pasabot, tanan itong mga nakabutang dito sa Constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno, mauto siya ang ako ang gi-oath. Dili siya nato masulting duplication tungod kay ang isa ka ahensya sa gobyerno, kung dunay mo duol nga tao nga nanginahanglan, dili siya pwede mingon o dili kumutabang sa imo, ha. So ang mga tao naanad naman silang, no, nga dunay medical and burial assistance ang Office of the Vice President, kay dili lang man karon nagsugod man na siya sa termino ni Vice President Noli De Castro. Siya gyud ang nagsunod, naguna pagkumanggi, padayon siya sa mga lain pang nisunod na Vice President. So kibalo na ang mga tao nga dunay ing ana. Therefore, pag muduol sila sa amua, dili pwede mo sulti ang gobyerno na, uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kinabuhi, ikaw na bahala sa imong pasyente. Dili siya pwede ing ana. So, doon ako'y oath na undertake. And nandito sa ako ang oath, nagtanan nga naa sa Constitution nato, kinahanglan gampanan sa isa ka Vice President. Final therefore, question. Sorry, therefore, dili ko pwede mo dili sa mga tao nga nangayong tabang. Sir, singit lang po, regarding po sa katatapos lang na turnover ceremony, ano po ang ilan sa mga batayan para ma-qualify as beneficiary ng mag-negosyo talaga? Ay, yes, ma'am. Doon na tayo guidelines, ma'am, para mag-apply ang ato ang mga associations, ato ang mga cooperatives, and even individuals, no, pwede mag-apply sa mag-negosyo taday. Mag-anhi lang sila sa ato ang satellite office, kung taga dinhi sila sa Caraga or Northern Mindanao, dinhi sa Butuan City. Tapos, kuhaon nila itong mga requirements na ito para mag-apply sa grant, financial grant, and i-process na mo. Final question, Sir Ting. Okay, ma'am, what is your biggest, the biggest challenge karon as Chief Vice President sa Pilipinas? Oo, actually, ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President, kay kung makita ninyo, luwigid kayo sila.
sa pag-persecute sa ako, sa paghukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, naapil ang ilahang trabaho, naapil ang ilahang pangalan. And maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon maginaimuhang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahan kakompetensya sa politika. Pero kanimang mga kauban na po sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili po sila mga political officers, naanad lang yun ni silang magtrabaho. Maumang yun na ang amuang delineation din ha sa opisina. Ako ang politiko, sila ang magtrabaho sa panggobyerno. That is the reason also nga no, bawal yun ang mamulitika diri sa amo ang mga satellite offices and even sa amo ang central office because there's a standing order na ako lang ang politician, silang tanan, servisyo lang ang ilahang buhaton. So, mauna siya ako ang biggest challenge karon kay pirmi ko maghuna-una, paunsa ko makatabang sa ilaha and pirmi ko maghuna-una nga maluoy ko sa ilaha nga nadaot ang ilahang pangalan ug ang ilahang reputasyon niya. Dili baya basta-basta nang ingana no kay tungod ang tao baya no wala kay bahandi, wala kay laing kana ganing treasure kundi ang imuhang pagkatao ug ang imuhang pangalan. Mag-isag sige ka ngayon naman, pero unsa may sikrito sa Vice President na naman, buwag pa magigihapon kayo. Basta, termina ko na siya, ginasulti, sir, no? Sa tanan, kung asa man ko mo abot, ginasulti, ginako na basta Pilipina, guwapa gid na. Tungod kay ang atuang nasod, nakaproduce ta og upat kabuok Miss Universe. Yeah. Sa Miss Universe lang na ha, doon na pailaing mga competition na doon na po tayo mga nidaog. So, walay question sa world-renowned beauty of a Filipina. Ma'am, lastly, ma'am, imo Christmas greetings, ma'am, for Karagarito. Yes, oo. Naghinaot ko nga malipayon ang celebration sa Pasko sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Caraga o sa Northern Mindanao. Bahala na dili garbo, bahala na dili dako, bahala na dili mahalon ang ato ang mga regalo. Ang importante na lipay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi tungod sa atong kamaayo sa ilaha. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.